Hello guys, Kuya Mhike nga pala. Welcome or welcome back sa YouTube channel ko. So in this video, tuturuan ko kayo ng mga tips kung paano nga ba mas mabilis matuto mag-English. So by profession, guys, ako ay isang guro at ang aking major ay English. So hindi man ako nag-i-English masyado sa aking mga vlogs, sa aking mga tutorials, sa mga videos. It is because of you, dahil sa inyo, para mas maintindihan ninyo ng mas malinaw yung mga tutorials na ginagawa ko sa YouTube. So ngayon, in Tagalog version din, hindi ako mag-i-English para maintindihan nyo, no? In Tagalog version, i-explain ko sa inyo yung mga tips kung paano nga ba matuto ng English in a fast way, okay? Sa mas mabilis na pamamaraan. So kung meron man kayong naririnig na ingay sa paligid ko, pabayaan nyo na. May mga baboy, may mga manok, may mga kung ano-anong mga tricycle, mga huni ng sasakyan na naririnig nyo sa paligid ko. But, no, I am focused sa pagturo sa inyo kung paano mag-English ng mas mabilis. So, tara, simulan na natin. So bago ko pala ituro sa inyo yung mga tips kung paano magsimula na mag-aral ng English ng mas mabilis, gusto ko munang ipaliwanag sa inyo na ang pag-aaral ng English ay hindi basta-basta. Okay? Merong mabagal na pamamaraan, meron yung mabilis na pamamaraan, at meron din yung katamtamang pamamaraan lang. So siguro kayo, gagawin nyo mag-aral ng English kasi gusto nyo mag-apply ng mga kumpanya na kung saan kailangan na English yung pananalita natin, or we are proficient at least sa English, or communications is via English language. So kinakailangan nating alamin kung ano nga ba yung proseso or kung ano yung dapat ninyong malaman para mas mapabilis yung pag-aaral ng English. So language, guys, is proven and tested na napag-aaralan. Of course, we are Filipinos. We were born with our own dialects, okay, sa mother tongue natin. So ako, Tagalog akong pinanganak. Napag-aralan ko yung Tagalog nung bata ako hanggang ngayon. So alam ko mag-Tagalog. So if you are Ilocano, you can speak Ilocano fluently. Okay? Smarty, okay? And if you are in Cebu, you can speak Cebuano. Or if you are in Bacolod, you can speak Kapampangan, or kahit anong mga, or Ilonggo. So kahit anong mga dialects na kung saan tayo nagmula. So that is what we call mother tongue. So ngayon, ang gusto natin pag-aralan is our second language. Ang second language kasi, guys, ang first language is the mother tongue, at ang second language is yung mga languages na mapag-aaralan natin later on. So meron bang third language? So wala na. So first language is your mother tongue, yung second language ay yung kahit anong dialect na alam mong gamitin. So ako, Tagalog is my mother tongue, Ilocano, Ibanag, and English is my second language. So lahat silang tatlo ay categorize sa aking second language. So dahil nga ang language, guys, ay napag-aaralan, okay, hindi siya overnight na madedevelop mo. So tutulog ka, mangangarap kang magsalita ng English, then kinabukasan, magaling ka ng mag-English. Hindi po ganun. So it takes time how to learn English. So ito yung mga elements na dapat nyong gawin, or attitudes na dapat meron kayo para matuto kayo ng English. Of course, first is time. Pangalawa is focus. Yun lang muna, no? Time and focus. Kahit anong bagay na gusto nyong pag-aralan, guys, kung meron kayong time na inilalaan, meron kayong focus na inilalaan, you will be master, or you will be a master of that certain knowledge na gusto mong mapag-aralan. So in this video nga is focus tayo sa English, okay? Pero sa mga ibang part ng learning development nating mga tao, for example sa music, ako marunong ako magpiano, marunong ako maggitara. Why? Because I allotted time. I focus para nang sa ganun maintindihan ko or maunawaan ko yung proseso sa isang bagay kung paano ko gagawin yun. And now I am a YouTuber. Noon, sabi ko, paano ako mag-YouTube? So, nag-alat ako ng time, nag-alat ako ng focus,
sa bagay na ginagawa ko. So ngayon ay may YouTuber, kung makikita nyo may mga ads na yung videos ko, because I have allotted time, I have allotted energy, effort, and of course yung focus. So kapag ka walang time na ibibigay, walang focus na ibibigay, hindi tayo matututo ng kahit anong gusto natin. Intindihin natin yan or alalahanin natin yan. Now, let's move on sa ituturo ko sa inyo yung mga tips on how to learn English fast. So let's start no sa formal education. When we say formal education, duman tayo ng grade 1 or kinder muna, kinder, grade 1. Hanggang nagkaroon tayo ng high school development, high school learning, college. So that is what we call the pacing. Okay, yun yung tinatawag nating matagal na pamamaraan kung paano matututo ng isang subject. Okay? And one of the subject is English. At medyo matagal yun kung dun tayo sa pacing na yun. So kaya ka napunta sa video ko, kaya ka napunta sa video na to is you want to learn English faster. Okay, so tapusin mo yung video na to para malaman mo yung sikreto na ginawa ko kahit hindi pa man ako teacher noon or kahit hindi pa man ako English major, malalaman mo kung paano yung dapat mong gawin para mas matuto ka ng English ng mas mabilis. So first tip ko sa inyo is translation. Paano yun? So kukuha ka ng isang material na nakalagay sa English, okay, nakasulat sa English, then try to transfer it sa Tagalog language. Okay, so basically kapag ginagawa mo na to, alam mo na dapat yung mga vocabularies, alam mo na yung mga English at Tagalog ng mga bagay-bagay. So kung hindi mo pa alam, hindi ka muna pwedeng mag-jump doon sa translation from English to Tagalog. So kailangan mo muna na matutunan yung mga simple vocabularies, okay, yung English at Tagalog nito. Okay, para nang sa ganun mai-translate mo ang sentence sa sentence. So after noon, pangalawang tip ko no, pag ginagawa mo na yun every day of your life, no, in siguro 1 week or 2 weeks, aloud kina-translate mo yung English language sa Tagalog language, gawin mo naman ngayon para mas matuto ka is Tagalog, gawin mo ngayong English. Okay, for example, the boy is swimming. Yun yung English na translation papunta sa Tagalog. Ang lalaki or ang bata na lalaki ay naliligo sa ilog. Swimming. So ganun lang siya para mas ma-enhance nyo yung kapasidad nyo. Sa Tagalog naman to English is ang lalaki ay naglalakad. So sa English, simple lang, no? The boy is walking. So ganun lang siya mag-translate. Pero I would prefer na kahit mga sa isang araw i-workout nyo in 30 minutes of your time, mag-alat kayo, no? At mag-focus kayo. Siguro mga 2 to 3 pages a day, ita-translate nyo yan kahit mali-mali muna, no? I-translate nyo yan sa Tagalog at Tagalog to English para mas ma-enhance yung capacity nyo na mag translate ng mga English Tagalog, Tagalog to English, or yung target language na gusto nyong matutunan. Kasi applicable din yan if you want to learn Spanish, Korean, Mandarin, or whatever languages na dinidesire mo na matutunan. So pangatlong tip ko sa inyo is yung manood tayo ng mga movies, okay, mga anime or sounds. Manood tayo, makinig tayo ng mga bagay na it's pertaining to the target language, yung English. Okay, so ako, nanonood ako ng mga movies, so ma-adapt nyo dun yung mga slang nila, okay? Yung mga colloquial words nila, yung mga ginagamit nila for everyday life. Kasi pag nanonood ka ng movies, dun mo makikita talaga yung everyday life na ginagamit ng mga Amerikano, okay? Sa lingwahe nila everyday. So mas ma-enhance mo yung capacity mo na magkaroon ng maraming vocabularies at mas ma-enhance yung speaking skills mo din kasi ma-adapt mo din yung pagsasalita. Okay? So kagaya ko, parang nung nasa Quezon ako, Tagalog, pagpunta ko ng Isabela, dahil na-immersed ako sa lugar, tradisyon, so for 2 years, natuto ako ng basic communication sa Ilocano. So ganun din sa English,
kung emerge nyo, kasi hindi naman tayo pwedeng pumunta sa USA, no? Kasi kailangan ng visa, kailangan ng maraming paperwork bago ka makapunta doon, then matuto ng English, hindi ganun. So we have now the online, we have the internet, we have the movies, yung mga sounds, yung mga music na pwede nating pakinggan, basahin yung mga libro, okay? To enhance yung target language na inaasahan natin, okay? So mas mapapabilis yung pag-adapt natin sa language. Siguro mga 1 year or 2 years time, perfect mo na mag-English or meron ka ng proficient communication sa English. When we say proficient, alam mo na gamitin yung pasikot-sikot. Hindi perfect, pero alam mo na kung ano yung makipag-communicate basically sa mga tao in America or kahit anong parts ng mundo na gumagamit ng English. Pangapat na tip ko sa inyo is yung journal writing. So, kung hindi kayo sanay sa pagda-diary, kung hindi kayo sanay sa pagsulat ng everyday life ninyo, okay, sanayin nyo yung sarili nyo. Why? Kasi this is the only way na maaari tayong makapagsulat. Maliban kung ikaw talaga ay writer, no, kung ikaw talaga ay isang kilalang writer or gumagawa ka talaga ng mga vlogs, wala nang problema sa'yo. Ito, so, itong tip na to ay para sa mga tao na gusto talagang matuto ng English. So simulan nyo na mag-journal writing. Yung everyday life ninyo ay i-record ninyo. Anong nangyari ngayong araw na to? So ang pinakang challenge is hindi mo siya isulat ng Tagalog, kundi isulat mo siya sa English as much as you can. Kung hindi mo alam yung word na gagamitin mo, refer to the dictionary. Para nang sa ganun, mas ma-flex ka. Okay, everyday at least meron kang 1 to 2 words na naiintindihan, nalalaman, natututunan, and then that's enough. At kapag dumating yung isang linggo, isang buwan, marami ka ng vocabularies na mame-memorize sa isip mo because you have written it with your experience. Hindi kagaya ng pinag-aaralan sa school, ituturo yung vocabulary, then after nun, malilimutan mo. Iba kapag sinulat mo yung words. Why? Kasi meron siyang attachment or emotional attachment doon. Okay? So if you have allotted time, if you have allotted yung focus, matututunan mo siya. So ito yung pinakang panghuli na ano ko na tip ko sa inyo para mas matuto kayo ng mabilisan na mag-English, no? Use your mind, okay? Panglimang tip, use your mind as a stage or way para ma-apply mo yung mga natututunan mo everyday sa unang apat na tips ko sa inyo. So yung panglima, use your mind. So isipin nyo, nag-imagine kayo na nakikipag-usap kayo sa isang Amerikano. So ginagamit niyo yung mga words, ginagawa niyo yung mga sentence niyo, yung grammar niyo inside your head. Okay, at kapag may pagkakataon, no, kung meron kayong kapitbahay na Americans, apply it, okay? Use it. Magsalita kayo ng magsalita para mas ma-enhance yung capability ninyo sa 4 dimensions of learning or dun sa macro skills na tinatawag natin, yung listening, yung writing, yung speaking, and reading. So kailangan magbasa-basa kayo ng maraming English materials, makinig kayo ng halos lahat ng English materials kahit mga 30 minutes a day. Okay, manood ng mga movies, I mean, okay, yung speak, okay, yung English para maintindihan nyo. Okay, for example, yung word na father. Okay, so kung mapapansin nyo, ang spelling ng father is F-A-T-H-E-R. So hindi siya father, hindi ganon yung D-E-R na F-A-D-E-R yung pag-pronounce natin na father, hindi ganon. So yung T-H could be pronounced as so father, father, okay, so father. So iba yung sound nun sa mga Americans, pag sinabi mong father, hindi nila maiintindihan. Pero yung iba nakakaunawa, pero yung iba hindi lahat, no? So you should know how to use yung mga pronunciation na yan. And if you will subscribe sa channel na to, mas marami pa akong i-reveal sa inyo na ways at mga tips kung paano matututo ng English. Okay? So, once again, no, maraming salamat sa pakikinig. So, kung i-apply niyo yan, and of course, yung importante, allot time and energy. Okay? Or allot your time and focus sa mga bagay na pinag-aaralan nyo. If you do that, after 3 years, 5 years, no, you will be master. Okay?
okay? You will be a master of one knowledge, one particular knowledge. For example, science, yung isang pag-usapan o pag-aralan, you will be master on that subject. English, you will be master of that subject. And other types of learnings, okay? Other body of knowledge. So, maraming salamat. This is Kuya Mhike ulit. So, once again, ina-encourage ko kayo na mag-subscribe at share yung video na to para marami pang mga Filipino na gusto matuto ng English ang magkaroon ng tips na kagaya ko ng kagaya ng sinabi ko sa inyo. So, maraming salamat. This is Kuya Mhike. Peace.